Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ngayon nga ay gagawa na naman tayo ng prediction para sa paparating na chapter 1087 ng One Piece. Medyo matagal-tagal tayong mag-aantay kaya gawa muna tayo ng prediction kung ano ang mga posible nating makita sa parating na chapter. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers ay mag-subscribe ka na at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At huwag din kalimutan mag-like dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang daming ang nangyari sa nakaraang chapter. Pinakilala nga doon ang limang Gorosei. Sino-sino sila at ano ang mga gampani nila sa world government. Nalaman din natin kung ano ang pinagmulang pamilya ni Im na ito nga ay ang House of Nerona. Ang ginamit nila na armas para nga wasakin ng Lulucia na ang tawag nga nila ay ang Mother Flame. Ako dati, teori ko din to na hawak nila yung isang ancient weapon. Pero yun nga, invention lang pala ito ni Vegapunk. Pinakilala na din ang mga bagong Seraphim. Ito nga sila Crocodile, Moria at Doflamingo. Kay Doflamingo talaga ako naangasan dito, kuwang kuwa pati paglakad. At ang panghuli ay yung pagka-reveal sa pinaka-leader ng Holy Knights at ang dating hari nga daw ng God Valley na si Saint Garling Pigarland. Doon nga ay pinatawan niya ng kamatayan itong si Saint Meowsgard. Yan ang mga highlights sa nakaraang chapter. Ang dami no, pero mas marami pang mare-reveal sa mga magdadaang chapter. Okay, ang prediction nga natin ngayon ay babase tayo ng konti sa mga nangyari doon sa nakaraang chapter at may iba din tayong kukunin sa mga dating chapter. Sa nakaraang chapter nga ay nakita natin doon na nakataka sila BB kasama nga si Wapol at nalaman natin kung paano sila nakapunta doon kay Big News Morgan. Dahil nga pumayag ito na ipalit yung impormasyon na alam nila Wapol para nga may mabalita siya sa mundo. Ang naiisip ko nga dito ay itong si Big News Morgan ay papunta na doon sa Egghead Island dahil nga nasabi din ito sa chapter 1074 na tutungo nga daw sila doon sa Egghead Island. Dahil mukhang may magaganap nga daw na gera. Kasi nga si Luffy nga daw ay kinidnap si Vegapunk at may chance na kasama ang scene nila Big News Morgan sa next chapter at magka-reunion nga sila Bibi at Luffy dahil nga kailangan din ni Luffy malaman ang nangyari kay Sabo. Nabanggit na din natin ang pagbabalik nga ng kwento doon sa Egghead Island. Syempre inaabangan din natin ang mangyayaring gera sa Egghead Island dahil nga may tension din na magaganap doon. Dadating nga ang batalyon ng Marines kasama sila Kizaru at itong si Saint Saturn. Dahil nga isang buwan ang break, malamang na may malupit na magaganap sa next chapter. At siguro ay ito yung pagdating nila Kizaru at Saint Saturn sa Egghead Island. At ipapakilala na din yung mga Marines na kasama nila Kizaru. Mukhang ang puro Vice Admiral yung mga yun. At siguro nagkaroon na din tayo ng idea na kaya gusto nilang iligpit din itong si Vegapunk dahil nga natatakot sila na itong si Vegapunk ay agawin yung pagkontrol ng Gorosei at ni Im doon sa Mother Flame. Dahil nga diba si Vegapunk ang lumikha dito, malamang si Vegapunk din ang pwedeng magpatigil. At dahil na din pinag-uusapan natin ang Mother Flame, may chance din na makita natin kung ano ang itsura nito dahil malamang na pag dumating na sila Saint Saturn doon sa Egghead Island ay posibleng may flashback na mangyayari. Paano nila kinausap si Vegapunk kaya ginawa nito yung Mother Flame. At naiisip ko nga din dito na yung Mother Flame na yan ay may pagkakahawig sa ancient weapon na Uranus dahil nga yung mga weapon na yon ay nag-exist na 800 years ago. Kaya malamang na alam ito ni Im at siguro binigyan nila ng mga detalye si Vegapunk tungkol nga sa ancient weapon na Uranus kaya nagawa nito yung Mother Flame. At siguro ang pinakapanlaban na lang dito sa Mother Flame ay itong ancient weapon na Uranus. Sana nga ay matagpuan na to dahil napakalakas na weapon ng Mother Flame na yon. At dahil sa nakaraang chapter ay maraming ang nangyari, isa na dito ang pagka-reveal sa leader ng Holy Knights na si Saint Garling na kasama sa pamilya na kinabibilangan ni Shank na Pigarland at na-reveal din na siya ang dating hari ng God Valley. Ang lugar na dating tirahan ng mga Celestial Dragon at ang pinaglabanan nila Roger, Garp, laban nga kay Sebek. Itong si Saint Garling ay Mr.
misteryoso pa din kahit na nasabi na siya ang dating hari ng God Valley. Marami ang teori na siya ang tatay ni Shanks. May chance na siya talaga dahil ang lakas ng impluensya ni Saint Garling. Kinikilala nga ito ng mga Gorosei at nakita naman natin na itong si Shanks ay nakakapasok sa Pangaea Castle. Hindi yan sa posisyon ni Shanks na Yonko, kundi dahil isa siyang Piggerland. At malamang na hindi lang basta Piggerland dahil siya yung anak ng leader ng mga Holy Knight. At itong si Saint Garling ay masyadong brutal dahil pati kapwa niya Celestial Dragon pinapapatay niya dahil nga itong si Saint Mjolnir ay hinatulan niya ng kamatayan. At baka nga mas malakas pa to kay Shang. At mapapansin din natin na galit siya sa mga Traidor at sa mga pirata. Na ito nga, pupunta tayo sa tanong na bakit nawala ang God Valley. Hindi pa natin masasagot yan, pero baka sa next chapter ay posibleng may flashback din para nga dito kay Saint Garling. Dahil nga kaka-introduce pa lang, malamang na meron yan. Siguro parang konting pasilip lang kung ano ang God Valley. Ang pamumuno ni Saint Garling, yan may chance na ipakita. Pero ang gusto ko talaga makita ay kung bakit nawala yung God Valley at ma-reveal si Sebek. Dahil di ba nasabi ko nga na parang galit na galit din si Saint Garling sa mga pirata. Naalam na natin kung bakit, dahil nga sa nangyari sa God Valley at sa ginawa nitong si Sebek. Pero malamang na si Sebek at yung nangyari sa God Valley ay ma-reveal na dahil nga na-reveal na din ang hari nito na si Saint Garling. Kung hindi man sa next chapter ay baka sa susunod pa, at nakaka-excite yon dahil na-reveal na isa-isa yung mga dapat ma-reveal. At syempre ang pinakahihintay natin na mabalik yung istorya doon sa mga bida natin dahil nga marami pa ang mangyayari. Lalo na at iba-iba ang ganap sa Egghead Island. Sila Luffy nilalabanan yung mga Seraphim. At kung matapos ng mga bida natin yan, meron pa na sa gabal sa pag-alis nila. Ito nga yung mga batalyon ng Marines kasama sila Kizaru at si Saint Saturn. Tapos may mga dumagdag pa na sa gabal. Ito nga yung nagmamasid na barko ng Blackbeard Pirates. Di pa natin alam kung sino yung laman ng barko na yan. Pero malamang na sila Katarina Devon at sila Pit yan. At pwede pang maiba yung ganap dahil nga baka sila yung kumuha kay Vegapunk. Kasi nga ang dali lang magawa ng dalawa na yan yung plano nila dahil nga si Katarina Devon ay nagbabago ng anyo at si Lapit naman ay nanghihipnotize at nakakalipad. Saka diba napaka-importante ni Vegapunk ngayon, malamang na inutos yan ni Teach na talagang kuhanin si Vegapunk. Talagang kaabang-abang yung mga mangyayari sa parating na chapter dahil nga babalik na ang kwento sa Egghead Island. Sa lahat ng nasabi ko na teori at pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang parating na chapter dahil mas sure yun. Na-excite lang naman tayo sa mga malulupit na nangyayari ngayon sa mga chapter. Kaya abangan na lang natin mga katambay ang mga spoiler at full chapter na parating. Dito lang yan sa ating channel. Salamat sa panonood at see you sa next video. Over and out!